Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Para daw hindi siya mabigatan, hahatian pa rin daw siya ni Alice sa renta para sa susunod na buwan. Siguro naman daw ay sapat ng isang buwan para makahanap siya ng bagong housemate. Iyong washing machine daw na binili nito ay iiwan muna nito sa kanya. Panay lamang ang tango ni Shena sa mga panukala ni Alice. Matabang ang pasasalamat niya. Noong isang linggo pa ito lumipat sa apartment ni Nakit, bigla ang pagdalaw nito sa kanya. Gusto raw nitong sorpresahin siya. May dala itong yellow cup pizza at shota, fiancé. Kahit wala siya sa mood mag-entertain, ay napilitan siyang pakiharapan ito ng maayos. Habang nakikita niya ang masaya at abala ito sa napipintong pag-aasawa, lalo siyang nadidepress. Walang pakundangang nagsusubuan ito at sikit ng pizza sa harap niya. Kadalasang hindi marumi ang kanyang isip, pero hindi niya maiwasang isipin kung anong itsura ng mga ito sa gabi ng honeymoon o kahit hindi mismo sa honeymoon. Magkasama ng mga ito sa bahay kaya syempre ay magkatabi ng matulog ang mga ito. Anong itsura ng mga ito kung parehong walang damit? Kung ganoon, talagang bulag ang pag-ibig. Dahil kung hindi, siyang ikakasal si isang makisig at simpatikong lalaki at hindi si Alice. Kung nakakakita ang pag-ibig, ang puso niya ang kakatukin iyon. Mas maganda naman siya kay Alice, pero dahil buhalag ang pag-ibig, siya ang miserable. Siya ang walang love life. Samantalang isa lamang ang pinagkaiingat-ingatan niyang pangarap sa kanyang puso, ang magkaroon ng masayang pamilya. Ang makatapos ang pag-aaral at makapagtrabaho ay secondary lamang para sa kanya. Mula na maging adult siya, wala na siyang inisip kundi ang pag-aasawa. Na magka-boyfriend siya sa edad na 20, ang akala niya ay iyon na ang katuparan ng kanyang pangarap. Pero pinili ni Elmer na maging magbansa. Ginamot niya ang sugat sa kanyang puso sa pamamagitan ng pag-iisip na may darating pa para sa kanya. 20 anyos pa lamang siya at siguradong pagdating niya ng 25 anyos ay may asawa na siya. Sinunod niya ang payo sa mga women's magazine. Habang naghihintay raw siya kay Mr. Wright, i-enjoy raw niya muna ang buhay, asikasuhin ang career, ang sarili, etc. Noon ay maganda ang takbo ng negosyong pinasok niya kaya pakiramdam niya ay handang-handa na talaga siya sa pag-aasawa. Karapat-dapat na siya sa isang Prince Charming. Pero dahil nalugi ang negosyo niya at parang nariway ng kanyang buhay, panibagong umpisa na naman at kilaki ng epekto niyon sa kanyang self-confidence. Para siyang talunan. Pagkatapos mabuhay ng masasabing nasa kanya na ang lahat, bumalik siya sa pamamasukan na minimum lamang ang swahod. Nabawasan lamang ang depresyon niya nang makasama sila ni Alice sa bahay. Pareho silang ng edad, parehong walang love prospect, at parehong nangangarap ng masayang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, dahil kay Alice, ang pagtanda na walang asawa ay tila hindi masamang ideya. Dahil hindi siya mag-iisa, may makakasama siya. Sinimula niyang aliwin ang paniwala ng isang single ngunit napakayamang matrona. Hindi na ngayon, mag-aasawa ni si Alice. At siya, tatanda siya nag-iisa kung hindi siya makakahanap ng mapapangasawa. Kailangan niya makahanap, pero hindi kagaya ni Kit. May ibinulong ito kay Alice. Tumawa ang kaibigan niya at hinampas ang sitaw na hita nito. Pagkalipas ng 3 segundo ay nagpaalam na ang mga ito. Bagaman nainis siya sa inasal ng kaibigan, ikinatuwa niya iyon. Gusto na niya masolong daigdig. Ayaw muna niya makakita ng ibang ninalang. Ikinandado niya ang pinto at isinara ang mga bintana pagkaalis sa mga ito. Pagkatapos ay nagkulong siya sa kanyang silid at doon tumunganga. Wala siyang maisip na gawin. Pagkalipas ng 10 minuto ay naluluha na ang kanyang mga mata sa kakatitig sa kawalan. Kumuha siya ng papel at ballpen. Nabasa niya somewhere na kapag isinulat niya ang mga bagay na gusto niya ay isang hakbang na iyon para sa katuparan ng mga iyon. Kaya gumawa siya ng listahan ng mga katangian ng lalaking pinapangarap niyang makaisang dibdib, maging ama ng kanyang mga anak, makayakap sa gabi at araw. Ang aking magiging asawa ay... Una, may takot sa Diyos. Siyempre. Pangalawa, matalino, imbis na gwapo. Kapag sobrang gwapo raw kasi, kadalasan ay binudoso at bobo. Pangatlo, maparaan. Dapat, kaya niyang kumpunihin ng sirang plancha sa pamamagitan ng toothpick. Pang-apat, madamdamin. Ngunit hindi kinakailangang makabayan.
Baka ma-exile siya kagaya ni Ninoy. Panglima, nakakatawa, parang si Vic Soto, pero hindi babaero. Pang-anim, komportable sa paligid ng mga bata. Tiyak na magiging mabuting ama siya kapag ganoon. Pang-pito, maayos at organisado. Kagaya ko, ayaw ko ng kalat. Malas daw iyon. Pang-walo, walang lahing maliw. Pang-siyam, professional o isang negosyante. Hindi pwedeng walang trabaho, syempre. Pang-sampo, napakaromantiko. Binasa niya ang ginawang listahan. Marami pang pwedeng idagdag. Pero tama na muna ang sampo. Isa sa puso't isa sa isip niya mga iyon. Tuwing umaga, pagkagising ay babasahin niya mga iyon. Bago matulog sa gabi ay ganoon din. Siya ay ang kanyang ideal na lalaki sa pagkakaroon. Tiniklop niyang listahan at inilagay sa ilalim ng una niya. Kapag kuwan ay nahiga na siya. Bukas na lang niya liligpitan ang mga pinagkainan nilang pizza. Balang araw, darating ang aking prinsipe. Hindi, hindi balang araw. Matagal pa iyon. Malapit na dumating ang kanyang prinsipe. Sa isang apartment malapit sa UP Dilima nakatira si Steve. Inabot si Basya ng siyam-siyam bago niya nahanap ang address dahil hindi niya kabisado ang kamay nilaan. Ang masaklap pa, wala si Steve nang dumating siya. Kailangan niyang hintayin ito. Gusto na niyang maawa sa kanyang sarili. Sa wakas, bandang alas 9 ng gabi ay dumating din ito. Mahigit 5 taon niyang hindi nakita ito. Bago pa siya nagtungo sa gitnang silangan ay hindi na sila nakikita at 5 taon siya roon. Halos walang ipinagbagong itsura nito. Mataba pa rin at makapal pa rin ang salamin nito sa mga mata. Medyo numipis lamang ang buhok nito. Puting barong at itim na slacks ang suot. May nakasukbit na bukbak sa balikat nito at may yakap-yakap na laptop. Bumaba siya ng kotse. Bro, bati niya rito. Napaatras ito, parang hindi agad siya nakilala nito at nang rumihistro sa mukha ang recognition ay tila hindi natuwa ito. Isang bagay iyon na katakataka dahil ang alam niya ay inaasahan siya nito. Iyon ang sabi ng ninang nida niya. Nakausap na raw nito ang anak at pumayag si Steve na doon muna siya sa tinitirhan nito habang mainit pa siya kina Sarhento. Kumusta pare? Wika nito. Nakipagkamay ito sa kanya. Malambot at mamasa-masa ang palad nito. Okay lang. Pasensya ka na ha. Walang pagpipilian eh. Tumango ito. Halika sa loob. Kanina ka pa ba? Nawala kasi sa isip ko. Pasensya na. Tumingin ito sa sasakyan niya. Pwede mong ipasok ang kotse mo. Kasya naman dito sa harap. Binuksan nito ng maluwang ang itim na gate. Ipinasok niya ang kanyang kotse. Hindi nagtagal ay nasa loob na siya ng apartment at nahihiwagaan. Walang sofa roon. May isang malapad ngunit mababang coffee table sa gitna ng sala na nakapatong sa malaking itim na banig. Nakapalibot sa mesa ang mga puting throw pillows. Kung tutuusin, maganda naman ang ayos ng apartment. Zen-like. Sa isang sulok ay may mahabang puting vertical lamp. May katabing banga iyon na may lamang mga tuyong kawayan yata. Ang kaisa-isang dekorasyon sa dingding ay malaking abstract oil painting. Aabuti ng 3 milenyo bago niya maunawaan kung anong ibig sabihin niyon. Ang cute ng bahay mo, bro, komento niya. Pero hindi niya type ang amoy niyon. Pinaghalong insenso at siya yun. Nagkibit balikat ito. Excuse me. Umakyat ito. Makikigamit ako ng banyo, bro, aniya. Sige, nandyan lang yon. Hanapin mo na lang. Walang dibisyon ang sala at kusina, kumoder, at dahil siguro maliit ang espasyo, kaya hindi na naisipan ni Steve na maglagay ng dining table. 2 hakbang lamang mula sa sala ay lababo na. Malinis na malinis iyon. May nakahilerang maliliit na halaman sa maliit na pasuroon. Ang mga plato ay nakaayos sa kahoy ng plate rack. Katabi niyon ang mga baso na nasa kahoy ring glass rack. Sa bandang kanya ng lababo ay may shelf. Nakahilera doon ang mga cute na coffee mugs. Sobrang cute naman ang bahay na ito, sa loob-loob niya. Parang hindi lalaki ang nakatira doon. Maski ang mga magnets na nakadikit sa pinto ng refrigerator ay gawa sa kristal na iba't iba ang kulay. Pumasok siya sa banyo. Nuknukan din ang linis iyon. Nasa tamang lugar ang lahat ng gamit. Sa tabi ng trono ay mayroong mababang kabinet na walang pinto. Nakarolyo sa mga patungan doon ang mga tuwalya. Puti lahat. Ang ibabaw niyon ay may cushion. Bakit may waiting area sa banyo? Itinaas niya ang takip ng bowl. At saka siya jumingel. Sa ibabaw ng tangke niyon ay may oblong na basket. Naglalaman iyon ng kung ano-ano gaya ng maliit na sabon na nakabalot pa, mga sample moisturizers, facial wash, liquid soaps, shampoos. Napakunot noon niya ng masipat ang isa tila toothpaste dahil nasa tube din.
Pero hindi toothpaste iyon, kundi KY Jelly. Lalo siyang na-curious kaya pagkatapos jumingle ay pinakaalaman niya ang drawer sa ilalim ng lalagyan ng mga tuwalya. Magazines ang mga naroon pero iyong tipo na hindi niya pagkakaintresan. Bakit? Dahil mga lalaking hubot-hubad ang nilalaman ng mga iyon. Bading si Steve, alam kaya ayon ang ninangida niya? Malamang na hindi. Nasa sala na uli ito pagbalik niya roon. Pulang t-shirt at cream loose pants na ang suot nito. Nakatuck in. Kumain ka na ba? Hindi ako nagugutom. Magluluto ako. Sabay na tayong kumain. Okay lang ba sa iyong sugpo? Wala kang allergies? Wala? Good. Excuse me. Naupo siya sa baitang ng hagdan. Tiyak na descending bading naman ito. Ang kaso, hindi na siya komportable. Hindi siya tatagal ng magdamag sa bahay na ito. Isa pa, nahalata niyang napipilitan lamang ito sa pagtanggap sa kanya. Pero saan siya pupunta? Alangan namang mag-solo siya ng apartment. Magastos iyon. Hindi naman siya pwede bumalik agad sa probinsya. Baka atakihin sa puso ang kanyang ina dahil sa nerbiyos. May kumalampag sa gate. Maya-maya pa ay may kumatok na. Pakibukas ng pinto. Wika sa kanya ni Steve. Tumalima siya. Lalaki ang naroroon. Mas bata ito sa kanya. Sa palagay niya ay nasa 20s pa lamang ito. May dala itong sketchpad at malaking bag. Amoy pintura ito. Mukhang senior ito ng isang rock band. Itim na t-shirt, gulanit na maong at tsinelas ang suot. Ikaw ang bisita ni Steve? Tumango siya. Tumuloy ang lalaki, dumiretso ito sa kay Steve sa kusina. Inakbayan nito ang kinakapatid niya. Mukhang masarap yan ah. Halatang conscious na tumingin sa kanya si Steve. Nagtama ang kanila mga mata. Sa pamamagitan niyon ay umamin ito sa kanya. Kinumpirma nitong hinala niya. Tumango siya. Lumapit ito sa kanya. Hindi alam ni na papa. Si mama, siguro naghihinala. Ewan, hindi ko kasi pwedeng aminin kay papa. Kilala mo naman siya. Tumango uli siya. Sobrang macho ang ninong niya kung umasta. Kung hindi ka komportable na naririto ako, okay lang. Makakahanap naman ako ng ibang matutuluyan. Nangako ako kay mama na aasikosuhin kita. Naiintindihan kong sitwasyon mo. Bumuntong hininga ito. Pero hindi ka pa rin komportable. Oo. Pero hindi kita pwedeng basta na lang itaboy. Tatawagan ko si Shena. Sa kanya ka muna makituloy. Pero hindi dapat malaman niya na mama. Gusto kong isipin nila na naririto ka pa rin. Pwede ba yun, baste? Kay Shena? Nag-asawa raw ang kasama niya sa bahay kaya nag-iisa siya ron. Dalawa ang kwarto roon. Tamang-tama dahil babae siya. Dapat lang na may kasama siya. Makakampante ang loob ko kapag may kasama siya roon. Pero hindi pwedeng malaman niya na mama na naroroon ka dahil sa dalawang rason. Una, ayokong malaman niya lang estado ko. Nagsasama kami ni Luis. Sumulyap ito sa dumating na lalaki. Natatakot akong hindi agad-agad matanggap ni mama. Pangalawa, babae si Shena. Dalaga. Ikaw, lalaki ka at binata. Pangit na magsama kayo sa isang bahay. Tumango uli siya. Kailan mo aminin sa kanila? Mahirap yan, bro. Wala akong magagawa. Naghihintay ako ng pagkakataon. Natatakot ako. Ewan ko. Genuine ang awang nadarama niya para dito. Papayag kaya si Shena? Hatian mo na lang siya sa renta habang nandun ka. Pero bago ka pumunta roon, maghapunan ka muna. Saka pa lamang siya ipinakilala nito ng formal sa kinakasama. At isa pa, hindi rin alam ito ni Shena. Malaki nga namang problema kay Steve kung sa kanya titira si Baste. Pero umamin naman si Steve na bakla siya. Mukhang magkakaharap na sina Shena na naghahanap ng ideal man at si Baste na tumatakas kay Sarhento. Ano kaya ang mangyayari kapag magkasama na sila sa iisang bahay? Abangan!